guys! Kumusta kayo? This is Miss Eileen. Anong araw ngayon? Monday. Monday ngayon. May hangover pa ako ng Sunday. Kaya nag-isip ako ng konti. Kumusta? Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. It's a beautiful Monday morning. So guys, meron lang ako i-share sa inyo na nangyari kahapon sa aking Facebook wall. Naka-experience na ba kayo ng hindi ko nga malaman kung anong may tama yata itong taong ito. My God, grabe. Gusto niyo malaman ang kwento? Ito siya, share ko sa inyo, ha? Oh my gosh, itong taong to, hindi ko kakilala, ni hindi ko nakausap, hindi ko nakaharap ni isang beses. Pero parang may patago siya sa aking pera. Parang meron akong obligasyon sa kanya. Parang meron siyang mana na hinahabol from me. Nakakatawa lang. So, itong taong to, nanghihingi ng pera sa akin. Actually, hindi masamang tumulong, don't get me wrong. Pero, sa dami ng tinutulungan ko, sa dami ng responsibilidad ko sa buhay ko, hindi ko na siya kayang i-accommodate sa buhay ko, kumbaga. Because I got too much on my plate. And also, wala akong responsibilidad sa kanya, wala akong relasyon sa kanya. Bakit ko siya aalalahanin? Ang laki ng katawan niya. Bata pa siya. Samantalang ako kahit pipilay-pilay, nagtatrabaho ako. Alam nyo, ang sabi padala mo naman ako ng pera. Yaman-yaman mo, yaman-yaman nyo. Kahit man lang mga $100-$200, parang mga ganun ba. So, ang ginawa ko, dahil kakilala ko yung relative niya, sinabi ko doon sa relative niya, sabi ko, bakit tong si ano, hindi ko to kilala personally, pero alam ko, related to sa'yo. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko sa kanya, mas in-advise ko siya, mas humingi siya ng tulong sa kapatid niya, sa family niya mismo, hindi sa akin kasi wala akong maitutulong. Lalo na, dami kong responsibilidad sa buhay. At saka, ang trabaho ko, hindi nga regular. Minsan meron, minsan wala. So, paano naman akong tutulong? Sarili kong pamilya, hindi ko pa nga halos matulungan ng sapat. So, di pinagsabihan siya. Pagkalipas ng isang taon, heto na naman sa wall ko. Sabi niya, di ka lang madamot. Talaga nilagay niya literal sa wall ko ng Facebook ko. Di ka lang madamot. Sumbongera ka pa. Kasi sinumbong ko siya dun sa kapatid, sinumbong ko siya dun sa tita niya. Kasi naman, bakit mo ako iobliga at pipilitin? At ang sabi pa, yaman-yaman ang anak mo, artista. Di magsabi ka sa anak mong si Jessa Zaragoza, once na sinabi mo yan doon, susunod yun. Wow. Talaga lang. My gosh. Ako nga hindi nanghihingi sa anak ko hanggat kaya ko, nagtatrabaho ako. Hanggat kaya ko, may kamay, may paa, kahit pipilay-pilay ako, nagtatrabaho ako, ayokong sumandal, humingi ng pabor sa mga anak ko. Don't get me wrong, ha? Ang mga anak ko ay ubod ng babait. Si Jessa nga, sabi sa... Ayan. Naalala ko yun, sinabi ni Jessa yan sa akin one time. Sabi niya, Ma, huwag ka na magtrabaho, magkano ba ang kailangan mo? Ako na magpo-provide yan para sa'yo. Pero ayoko nun. Hindi ako masaya sa ganun. Hanggat kaya ko, magtatrabaho ko, hindi ako sasandal at aasa na lamang. At itong taon to, pagka bata-bata, nasa 40s lang yata. Diyos
Ko, ang laki ng katawan mo, Dong. Di ka magbanat ng buto. Kesa kung ano-ano yung mga tinitikman mo dyan. At pagka na-high ka na eh, akong pagtitripan mo. Wag, wag ganun. Masama yun. Diyos ko, maging halimbawa ka. Gumawa ka ng mabuti para sa mga anak mo, sa pamilya mo. Para kung mag-iwan ka ng magandang legacy, kumbaga. Diyos ko, ako yung pepestihin mo sa wall ko na madamot ako, sumbungera pa ako. My gosh, kailan ako nagdamot? Hindi pagdaramot yung ginawa ko sa'yo. Pagtuturo ng aral yan para sa'yo. Gumising ka, kumayod ka. Yun yun eh. Hindi yung ako ang pepestihin mo, mayat maya mo kung mine-message, tapos pati wall ko. Hindi mo ba alam? Extortion na yan. Sobra na. Eh, inaabala mo na ako, tsaka sinisira mo yung aking image. Sasabihan mo ko, ang lakas ng loob mo sa wall ko pa. Paano mong buburahin yon? May ebidensya ako na ginawa mo yon at sinabi mo yon. Tsaka marami ka na sa aking message noon pa. My gosh, please stop this. Hindi maganda. Lalaki ka pa naman. Banat-banat ng buto. Para nang sa ganun eh, umunlad ang kabuhayan mo. Diyos ko, sandal dito, sandal dun. Hindi maganda yan, Dong. Huwag kang umasa sa iba. Kahit yung mga kapatid mo eh, yung kapatid mo nasa Amerika. Huwag mong abusuhin. Huwag mong mayat-mayain. Kasi kausap ko yung kapatid mo, sabi niya, huwag nyo titang bibigyan yan dahil yan ay sustentado namin. Sustentado ko. Binabantayan namin, inaalagaan namin at tinutulungan namin yan. Actually, nakakalungkot lang because why me? So, yun lang. Nishare ko lang sa inyo to kasi medyo upset ako dahil sobra. I don't deserve na bastusin ako itong edad kong to dahil lang hindi ko siya bigyan ng pera. Diyos ko, nakakahiya naman sa'yo. Ako pa talaga. Thank you guys for watching. Sinare ko lang ito dahil gusto ko ilabas sa aking dibdib dahil napakasakit kuya Eddie. Yung bang pagsalitaan ka ng masakit na kumbaga hindi naman. It's so unfair. Bakit ako yung pinupuntirya mo? Bakit sa akin ka nagagalit? Ano ba kita? Diba? So, magbanat ng buto hanggang kaya pa. Strike while the iron is hot. So guys, that's all for now. Thank you for watching. And i-share ko lang ito para at least makakuha tayo ng konting aral dito. Thank you and bye for now. Mwah!